Alright guys, welcome back. So today's video, pag-uusapan na natin ang update ng critical attack and bash attack natin. So sa ngayon kasi guys, pag Arbalist ka, ang unang tinatanong kasi lagi dyan is ilan ba yung crit mo, ilan yung eva mo, ilan yung crit attack damage mo, and ilan yung bash attack damage mo. So as an Arbalist, wala natin pakialam dun sa crit reduction, eva. Yung eva nagagamit talaga yung evasion. So ang bukod pa dyan is bash damage reduction yun. So ang pinaka-importante talaga dito, itong dalawang stats na to, ang crit attack and all attack. Guys, hindi ko sinasabi na wala ng silbi yung all attack, ha. Meron pa rin silbi yun kasi pure damage yung all attack damage, ha. Okay? So lagi yung tatandaan yan. So ang pala yung pag-topic natin ngayon is all about crit attack and bash attack damage boost. So makikita natin dito guys, ayan. Pakita ko na rin yung accuracy ko. Ayan, 1-4. Tapos yung eva ko is 1-4. Halos same lang sila. Tapos yung crit eva ko is 994. So dapat nasa 1000 na to. And yung crit ko, I mean yung crit attack damage boost ko is 279. Tapos yung bash attack ko is 201. Pag kinlik natin yan, ayan, makikita natin na kung saan nang gagaling mga crit attack ko. Pinakamataas na bigay ko is yung magic stone. Ayan, nakikita nyo naman sa last video natin, meron akong pinakitang mga crit attack sa usually kasi pag legendary, mataas talaga yung crit attack damage boost kapag legendary stones, okay? So as so far guys, ito yung pinakamataas, yung magic stones na source ng critical. And then next natin na source is yung spirit. And then yung next is codex pala ang next. Tapos spirit 40%. Tapos solitude 36%. I mean equipment enhancement pala 38%, tapos solitude training. And then next is clan tech. Ayun, laking bagay din yung clan tech guys, ha. Tapos yung enchantment. So sa enchantment kasi hindi ako masyado nagpo-focus sa crit. Kasi sa ngayon guys, ang magandang i-invest sa enchantment is stun success and dev success para sa akin kasi effective pa rin sa akin ng stun success guys. So, hindi ka lang siya mararamdaman ngayon kasi nga mababa pa yung stun success ko, 64 pa lang. Kasi guys, napakahirap kumuha ng spirit treasure. Ayan. Ayan, kung matcha-check nyo, ito yung PvP deck ko. Ayan, makikita nyo, stun success ko, ito, isa. Ayan, ito, nakakuha ko ng crit attack damage boost, swerte na lang yan. Kung wala kayo nito guys, kasi rare to eh, pwedeng stun success ang ilagay nyo dito. So, dev success, dev rest. Dito naman, dev success, stun success, and dev rest. Dev rest, stun success, and debilitation success. Diba? Ayan guys, stun success. So, ang pinakagusto ko ditong makuha na final spirit talaga, sa epic lang muna guys, ha, kasi sa legendary, malabo talaga tayo makakuha nyo. Okay. So ang magandang trip spirit na buuin diyan pang final is itong peacock baratan, since stun success yung stun build yung gusto ko sa character na to. And then yung reaper, which is yung boost damage, ayan, attack damage boost and bash attack. And then yung ayan, yung more on chill attack, yung 80% chance to gain 1 level. Okay, so balik tayo dito. Ayan guys. And then yung bash attack naman, eto, pagka-click natin ng bash attack. So yung bash attack ko is 201%. So ang pinakamataas na bigay ko sa bash attack is 61%, which is itong equipment enhance. Ayan, kung makikita natin. Okay, pasadahan lang natin guys ang equipment ko. Ayan. Eto, hindi debris yun guys, ha? Hindi yung final to, ha. Ang hinahanap ko dito is dev success and stun success. So, wala pa kasi yung nahanap. And nauubusan ako ng scroll. Kaya ito lang muna. Okay, ayan. Crit attack. Ayan, stun success. Dev success. Ito, stun success. Stun success, then skill attack. Ayan, dev success. Stun success and all attack. Task. Skill attack, crit damage. Ayan, papalitan ko pa yan. Dev success. Tapos, ito guys, good na goods to dito. 9%. Speaking guys, pwede natin tong palitan.
Since nakaipon naman ako ng ano ng medyo nakaipon tayo ng scrolls na guys, 459. So hanap tayo yung dev success. Wag yan. Dev success or stand success, please lang. Okay, last 50. Pag wala pa. Yun, knockdown success eh. Yung kailangan to. Stun or dev success lang or bash attack. Okay na ako dun. Uubusin na natin tong 34 guys. Yan, pwede na muna yan. Alright, last lang, last 20. Nakaka-addict pa naman to guys. Huwag kayong ma-addict sa enchantment guys. Again. Stun rest. Okay, last. Last na talaga. Last 30. Promise. Last. Okay, ubusin mo na. Nahiya ka pa eh. Nagagalit ta. Ikaw magalit F2P. Wala na. Tama na yan. Scam yan. Napaka-scam yan, Lord. Saya mo na. Okay, balik tayo dito sa bash attack. And guys, so ang pinakamataas ko nga, equipment enhance. And then yung next ko is 30% sa speed. Codex pala sa 40%. So dito pa lang guys, malalaman nyo kung alin yung pinaka-top. Pangalawa sa pinaka-source ng crit attack and bash attack and kung ano-ano pa mang stats yan, makikita nyo na guys na pangalawa talaga lagi si Codex. Okay, lagi yung tandaan nya guys na ang Codex hindi yan basta-basta na walang kwenta, kasi marami yung nakikita dito naka-level ko lang pero kahit ni top 400 hindi sila pasok sa Codex. Tapos nagiging ampaw kasi guys eh, hindi naman sa ini-hit ko yung mga ano guys ha, yung mga hindi pasok sa Codex ranking. Ang sinasabi ko lang is importante talaga ang Codex pagdating sa lalo na kung siksik yung gusto nyo, yung siksik na stats talaga. Nasa Codex talaga yung sekreto dyan guys. Okay, so dito pa lang makikita nyo na eh, sa crit attack ko ang pinaka top 2 ko na source is Codex, di ba? And sa bash attack ko ang pinaka top 2 na source is Codex pa rin. Okay, so dito pa lang guys malalaman nyo na sa video na to na napaka-importante talaga ng Codex natin. Okay? So, lalo na sa late game, guys. Huwag niyong sabihin na walang kwenta yung Codex na yan. Okay? So, konting pasada lang sa Codex natin. Ang completed ko is 204. Medyo mababa pa din to eh. But anyway, hindi natin pag-uusapan yan. Dito tayo sa stats. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, yung crit attack ko, 28% to. Laki, di ba? Tapos yung bash attack ko is and dive success 5%, medyo mababa pa yan. Ayan, bash attack ko 28%. O, di ba? Dito pa lang guys, panalo na kayo. So ano pang hinihintay nyo guys, wag na wag kayong mag-alinlangan na mag-upgrade ng pang codex ninyo kasi napaka-importante yan. Okay lang naman magbenta ng codex sa market, basta tradable lang. Pero kung hindi naman tradable, edi talagang gagamitin nyo, di ba? So, common sense lang guys, mindset lang. Okay, so yun lang guys, and once again, thank you for watching, and alam ko marami pa rin nanonood guys, wag na wag kayong susuko. Wag kayong mag-quit guys, wag na wag kayong mag-quit kasi magba. Darating na yung, baka this year, darating na yung bagong class, okay? So, wala lang, na ano ko lang yan guys, nasilip ko lang sa ibang source ko. So, yun lamang guys, and thank you. And see you in my next video, guys. Bye-bye.